Pangulo Marcos Jr. nais, o ito ha, yung word na ginamit, nais nang ipa-evacuate ang mga Pilipino sa Lebanon. Anong ibig sabihin nun? Kung yun ay yung kanyang kanaisan, ibig sabihin ba nun ay kailangan na talagang ipunin yung mga Pilipino dun sa Lebanon at isa kay sa mga barko at eroplano? Alamin natin kung masasagot at maipapaliwanag yan mula sa Malacanang ni Christian Yosores. Christian, pwede mo bang ituwid? Ano ba talaga ang gusto ng Pangulo? Tony at Casey, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa naman kasi nagpapatupad ng mandatory repatriation itong pamahalaan sa Lebanon kasunod nga nung nagpapatuloy na tension doon. Sa isang ambush interview kanina sa Laos, nilinaw ni Marcos yung nauna niyang pahayag sa itinatawag na virtual conference kanina kung saan sinabi niyang ipag-uutos na ng pamahalaan ng pag-evacuate ng mga Pilipino sa Lebanon dahil nga sa inaasahan pang pagala ng sitwasyon sa pagitan ng tropa ng Israel at grupong Hezbollah. Ayon kaya Pangulong Marcos Jr. ay nasa alert level 3 pa rin naman kasi yung sitwasyon kaya hindi pa rin talaga maaari magpatupad ng mandatory evacuation. Nakadepende pa rin anya yan sa sitwasyon at nasa kamay ng Department of Foreign Affairs yung pag-assess doon sa sitwasyon kung kailangan ng iangat sa alert level 4. Pero sa ngayon, ang sinasabi ng Pangulo ay mahigpit yung kanilang monitoring sa sitwasyon at pinaghahanda pa lamang itong mga Pilipino sa posibleng magpatupad ng mandatory evacuation kung saan kailangan na talaga nilang sumunod dito sa utos ng pamahalaan para umuwi ng Pilipino. So sa ngayon daw, ay inilalatag pa lamang nila yung kanilang mga plano, yung kanilang mga gagawing hakbang para kung sakaling ipatupad na yung mandatory evacuation ay madaling maipaproseso yung pag-alis ng mga Pilipino sa Lebanon. Sa ngayon daw ay sa Pangulo ay kinausap na rin daw ng pamahalaan yung mga ship owners na nag-ooperate sa Pilipinas na iwasan muna yung pagbiyahe doon sa bahagi ng Middle East dahil nga sa nagpapatuloy na gyera at para maiwasan yung posibleng paglala pa o maapektuhan sila ng gulo. Ang sinabi kasi kanina si Defense Secretary Gilbert Chodoro ay hinihintay pa nilang maaprobahan din kasi yung exit clearance ng mga kababayan natin para masimulan yung repatriation. Kumbaga hindi rin kasi sila maaaring paliparin agad hanggang hindi sila clear doon sa pamahalaan ng Lebanon. So sa ngayon, Tony, ang sinasabi, ire-ready pa lamang sa posibleng mandatory evacuation. Yung mga hindi hawak yung pasaporte nila, paano yun, Christian? Paano yung exit clearance nila? Yung nakaraan, may sinabi ang DFA at pati yun, tutulungan din nila. Sisingkapin nila na makipag-ugnayan doon sa mga employer nito mga OFW doon na yun na may hawak ng kanila mga dokumento at pasaporte para maproseso na, mahanda na yung proseso kung sakaling pauuwi na sila talaga ng Pilipinas. Kakausapin nila yung mga amo nito mga OFW. Nawala na nga eh. Iniwan yung iba, inabandonan na eh. Di ba? Yun ang storya ng isa na kausap natin nung isa araw. Di ba? Inabandonan na siya at sinara yung negosyo tapos hayaan na siyang makitira sa ibang kinupkup na lang pamilya. Siya oo, di ba? Ang kung tama ko ng pagkakaalala, sinabi nung nakaraan ng DFA na sa mga ganyang kaso, basta nasa poder ng embahada itong mga Pilipinong ito, sabihin lamang kung ano yung kanilang sitwasyon at yung informasyon tungkol sa kanilang kalagayan, gagawa na susunusunan ng pamahalaan yung kanilang paglabas ng Lebanon. Very good. Kasi may nangyaring ganyan dati, hindi ba? I just forget it. This makes me now. Yung doon sa border ng Egypt, di ba? Yung mga lumilikas sa Gaza. Yan, o nagkaroon ng processing, hindi ba? Pagkatapos yung iba, syempre, nawala na yung kanilang mga dokumento na. Iwan nila doon. Na-process naman nila. So, nagagawa na naman pala ng paraan. So, anyway, naku, salamat Christian at ikaw ay talagang nakatutok, nakinig, inintindi para maipaliwanag ng maigi kung ano po talaga ang intensyon ni Pangulo Marcos Jr. Kailan ba ang appointment mo as the new press secretary, Christian? Hindi pala. Kasi actually, magsisimula na ako sa tungkol. Ba, grabe, oh. Grabe, talagang lago tayo kay secretary. Grabe. Hindi, kasi alam mo, Christian, na umaasa tayo na kayo na mismo ang umintindi kung ano ba ang ibig sabihin ni Pangulo Marcos Jr. Dahil nagkaroon ng kalituhan eh nung lumabas yung balita na yon na tila ang pagkakaintindi ay iniutos niya ang paglikas na sa mga Pilipino. Ibig sabihin nun, lahat na ng Pilipino ay pinalilikas na niya. Eh yun naman pala, pinahahanda lang niya yung mga paraan ng paglilikas. Iba ang nais. Ang katagal ng Pangulo kanina, we are now going to evacuate our people. Pero kaya nga, hindi pa naman alert level 4. Oo, di ba? So hindi pa
tuluyan ng mandatory evacuation hanggat sa hindi tinataas sa level 4 yung alert level. So, ano ba ang hinihintay nila bago nila itaas sa alert yung, level 4? Bombahin yung mga bahay ng mga Pinoy. Ano ba ang parameters dyan? Mm-hmm. Ang sinasabi kasi ng DFA, Carmina, yung sentro kasi ng bakbakan ay nandun sa southern portion ng Lebanon kung saan wala masyado mga Pinoy. Ang sentro ng bakbakan ay doon, malayo doon sa Beirut. Kung nasa at karamihan ng mga Pilipino. Kasi, pero ang sinasabi kasi ng DFA, may mga area na rin kasi sa Beirut na nagiging subject na rin kasi ng pag-atake. Kasi Israel, tinatarget na rin. Na yung mga area sa Beirut na may mga natutuntong silang mga sightings ng grupo ng Hezbollah. Kaya po siyempre maapektuhan rin yung mga Pilipino doon. So yung mga, kasi marami din naman kasi yung mga hindi ninanais na umuwi, pero meron ding mga gusto ng umuwi dahil natatakot na sila. So, kahit na malayo, walang puwang para intindihin yung takot ng ating mga kababayan. Actually, yun ang paliwanag ng DFA. Yun kasi talaga yung parang sinusunod nila na protocol eh. Kumbaga, hanggat hindi nila nakikita siguro na talagang malawakan na umaabot na doon sa area kung nasaan yung karamihan ng mga Pilipino, hindi pa nila nakikita yung posibilidad o yung pangangailangan na talagang iangat na sa alert level 4 yung sitwasyon. Okay. Sige. Secretary Yosores of the... Tatlo yun na, tatlong ahensya of the DMW. Pasado na po ba ako sa commission appointment? Ayaw, basta mag-appointment ka muna. Ikakalendaryo namin yun ni Senator Casey Carmina Torres. Ha? Maraming salamat ni Christian Yosores, partner. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.